This is my third mass. Early this morning, I had a celebration of the mass with all the judges and lawyers, regional trial courts, from sa Las Piñas. Not too long ago, 2 hours ago, I was with a cancer patient, Carewell Foundation, and now here in the bank. Why? Yuchenko Group of Companies. It's interesting because I remember not too long ago I celebrated the mass in this particular group, and while I was celebrating the healing mass, I saw everything written under chest in the piece of paper, general. So I never heard any kind of sickness named general, so I have to ask them one by one, "Oh, what do you mean by general?" Oh, one lady said to me, "Oh, Father, general means because I have a headache, I have a hearing problem, I have a back pain, I have an ulcer, I have a knee pain, I have an arthritis." Oh, I said, "In short, you need an overhaul." So I was also curious, how old is she? I said, "Ma'am, how old is your group? Because all of you need general healing." And this lady said, "Oh, Father, I'm 89. Oh, I said, "Oh, that's normal, ma'am." "You mean to say there's no cure for me?" And I said, "Ma'am, you should be happy you're still alive." Oh, from then on, she said, "Thank you, Father. Now I'll be happy and I will not follow you anywhere." And 2 hours ago, I was with this cancer patient. It's all different because they all have cancer. But one thing I discover everywhere I go, even how much pain they have or how much severe their sickness or hard their life is, they all want to live longer. Like 3 weeks ago, I was in Antipolo and I asked them, "Who among you here wants to live longer?" Everybody raised their hands. And one lady in particular, she's different because she raised her legs. Father said, "What's wrong with you?" You know, I found out she has no hands. It was amputated because of bone cancer. So I felt so sorry for her. So she was the first one I attended to. So I prayed over her and I said, "Mom, what do you want me to pray with you?" And she said, "I'm bedridden for 3 years. My ambulance is coming and I don't know how much days I will live." So in my mind, sabi ko, "Diyos ko, mamamatay na ito." So pinray over ko na lang. And I left right away kasi naawa na ako. Kaso hindi naman umalis. Sabi ko, kailan ba ang, kasi nga, she was on the middle. Sabi ko sa kasama, "Kailan ba ang alis ninyo?" Sabi niya, "Hinihintay pa namin ang ambulance." So I keep on praying over other people. And all of a sudden, nagkaroon ng commotion. You know what? That lady stood up the first time and walked and gave a testimony that she felt better. Sabi ko, "Ay, salamat sa Diyos. Kala ko namatay." Can you believe? Sa healing mass, may mamamatay. So, naisip ko nito, hindi mo talaga masabi ang buhay. Doesn't necessarily mean you're very healthy right now. You will live longer. One woman in particular, early this afternoon, came to me. The husband was crying and I said, "Why?" "Because my wife was so healthy, very alive, very lively, and one day she woke up. She's not able to talk. So she rushed us to the hospital.
dinagnose after ng PET scan, CT scan, may stage 4 cancer. I said, the whole family was devastated. But again, maatid pa rin ang mass. My point here is, hindi natin alam kung ano ang mangyayari sa atin. Hindi natin alam. Unlike this lady, when she's a friend of mine, and she's always going to my healing mass every time. She's a volunteer. And all of a sudden, she came to me crying, almost blaming me. Because, Father, I have a stage 4 cancer. Help me. I'm following you. I'm serving you. Why I have cancer? So when I started praying over her, and she said, oh, Father, I'm not worried about myself. I'm worried about my husband. I know he cannot live without me. And I said, oh, napakaswerte naman ang lalaking ito. Bakit hindi siya mabubuhay nang wala ka? Kasi Father, hindi siya marunong magluto. Hindi siya marunong maglaba. He is totally lost without me. Sabi ko sa kanya, huwag kang mag-alala. He will die before you. After 6 months, true enough, dumating, umiiyak. Sabi ko, bakit ka na naman umiiyak? Nag-metastasize na ang cancer mo? Hindi, Father. Tama yung sinabi mo. Namatay na yung asawa ko. Alam nyo, ganyan ang buhay. Hindi natin alam. But while we're still alive, can we please enjoy the life that we have? Lahat tayo gustong humaba ang buhay. Lahat tayo gustong gumaling. And yet, we fail to live life to the full. And yet, sinasayang natin ang bigay na buhay. We are not enjoying it in so many ways. Why are we not enjoying it? Marami tayong kaaway, marami tayong kagalit, marami tayong reklamo. Dito po papasok ang centennial celebration ng Yutchenko Group of Companies. In this 100 years, I will give you 3G to contemplate and how to celebrate the Jubilee. The first G is be grateful. Can you please be grateful once and for all? Huwag kayong reklamo ng reklamo. Magpasalamat kayo. At nakarating ng 100 years ang Yutchenko Group of Companies. Kaya palakpakan ninyo ang inyong sarili. Magpasalamat kayo at kayo may mga trabaho at darating na ang bonus ninyo ngayong sweldo. Tanong ko si Bibi, kailan ba ibibigay ang bonus? Sabi ko, sayang, sana nag-miss ako pagkatapos ng bonus para masasaya sila. Hindi sa para malaki ang collection. No, what I'm saying here is, can you please be grateful? Kasi, minsan nagiging miserable ang buhay, not because we are not receiving any, but because we are complaining all the time. We are not happy. Not because you are not receiving any blessings. We are not happy precisely because we are ungrateful. Kaya po may kasabihan, an attitude of gratitude leads to beatitudes. Beatitude means blessing. Beatitudes means happiness. Happy are those who are grateful. Pag i-develop natin sa ating sarili ang salitang pagpasasalamat, kaya nga may Misa. Misa means Eucharistia. And this is where the healing and the grace of God flows. The reason why we have no reason not to be grateful. Pagka may Diyos ang tao sa kanilang buhay, wala po tayong dapat
na hindi ipagpasalamat. Especially in today's gospel, the kingdom of God is among you. Please be grateful. I-develop nyo po yan sa inyong puso. Alam mo, na-discover ngayon at na-prove na ang masayang tao, ang taong mahilig magpasalamat, those who are grateful, 85% ahaba ang buhay. Yung hindi grateful, 15% lang. So, bahala na kayong pumili. Kung gusto nyo mamatay na agad, maging ungrateful kayo. Tapos, ang isa pang napatunayan ay ito. Napakamahal palang magpaganda. It is so expensive to look beautiful and to keep young. But God, from the very beginning, gave us a secret. At ito ay napuprove ko tumi ako maikakasal. Bago po ako magkasal ng mag-asawa, minimit ko muna yung bride and groom. A month or 2 months before, sabi ko, para naman pag ako'y nag-homily, relevant ang sasabihin ko. Hindi sa I'm not barking at the wrong tree. So kinakausap ko sila, mag-asawa. Alam nyo po, pag oras ng kasal, ang bride, hindi kumakilala. Nagpakaganda-ganda! Ang groom, gumagwapo. Ganun pala yun. If you are in love, if you have love in your heart, you will become handsome and beautiful. So this good God is very smart from the very beginning. He told us what to do. The first commandment, we should love one another as God loves us. Ang next G is, can you please say goodbye? Goodbye saan? Sa lahat ng bagay na masama. Masamang ugali, sa inyong galit, sa inyong tampo, sa inyong frustrations, sa inyong disappointments. Let go nyo na yan. Say goodbye to it. Alam nyo, may advice lagi ako sa mga babae. Ang sabi ko sa kanila, pag ako'y nagbibigay ng retreat, kasi may hilig magpa-retreat yung mga yan, sabi ko, can you please stop looking on the mirror too much? You will be depressed. At bakit hindi kayo madi-depress? Ang makikita nyo sa salamin ay mukha mo. Tapos nasa baba ng salamin, picture mo no, ikay gumraduate. Hindi mo na makilala. Probably tumaba ka na, magkaroon ka na ng wrinkles. Anyway, to make the story short, nag-evolve ang tao. It is a biological dictum that we are going to regress. Let's accept it. But one thing is, ang pinakamahirap niyan ay kung ikaw ay hindi makapagpatawad. Natulong ago, may ipinray over akong dalawang magkaibigan. Both na-stroke. Sabi ko, bakit naman kayo na-stroke? Parehong magkaibigan. So parehong nasa wheelchair. Umattend ng healing mass. May ipinray over ko yung isa. Hindi pa natatapos ang aking dasal. Naglakad na. Yung isa naman, nainggit, Father, palakarin mo rin ako. Naku, malaking challenge ito. So, wala akong choice. Ipinray over ko. Diyos ko po, tapos na ang rosaryo sa kada dasal ko. Hindi pa nagaling. Ayaw bitawan ang, Father, hindi kita paaalisin nang hindi ako nalakad. Bakit walang epekto ang prayer mo?
Sabi ko, ewan ko ma'am, na-pray over na kita, mas matagal nga, isa dito sa isa. Sabi ko, may problema ka ba? Ako, wala akong problema, Father. Sabi ko, Diyos ko, ano kayo sasabihin ko sa babae ito so that she can let me go? So I thought of something. Ma'am, mayroon ka bang unforgiveness sa iyong puso? Bingo. Ang sabi niya, Father, there's no way I'll forgive my mother-in-law. Sabi, anong problema mo sa mother-in-law mo? Father, she made my life miserable. Pinakialaman niya ang aming pamilya. Napaka-elemere niya. Kaya kami nagkahiwalay. Kaya hindi ko siya mapapatawad. And when I look back at her face, sabi ko, Ma'am, kasi hindi na naman siya bata. Where is your mother-in-law? 30 years na pong patay. Ay, sa kumakar. Hindi ka nga makakalakad yan. Pero mo, 30 years nang patay, galit na galit ka pa sa patay. So, this is what I'm saying. It's not good for you. It's not good for me. It's not good for us if we have these grudges in our heart. Can we please bury it? Yun ang sinatawag na jubilee. Kalimutan na natin. Yung mga pautang nyo. O masaya may utang. No, what I'm saying, kung magbayad, magbayad. But what I'm saying here, part of the jubilee, grace, is to let go. I-let go nyong lahat. And I'm telling you, your life will never be the same. That is healing. Ano pa ang isang G? Can you please grow? Grow gracefully. Paano ba mag-grow gracefully? Yung bang tumatanda kayo na may tinandaan, na hindi kung kailan kayo naging 60, 70 years old, yung mga babae doon kayo nag-miniskirt. Kung kailan nagkukulubot na ang inyong mga... Eh, paubayan nyo na yan sa mga 16 years old. Sa mga lalaki naman, kung kailan kayo tumanda sa kanil ng pula ang buhok. No, what I'm saying is, let us go gracefully. Remove that bitterness, that insecurity. You should not be insecure. Kung hindi ka naging presidente ng kumpanyang ito at age of 65, huwag ka nang mag-abol. You done your part. Just be happy for where you are at. Grow gracefully. Hindi ka tumatanda ng bitter kung kailan tumanda ka, saka kung ano-ano yung sinasabi, kung kailan ka naging kismosa, kung kailan ka naging masungit, kung kailan ka naging yung bang bitter, it's not good. Pag tumatanda ka, kailangan ang naririnig sa inyo yung word of advice, yung wisdom, yung knowledge. Huwag kung kailan kayo tumanda, kakayo naging madamo. You should be more giving now than ever. You have nothing to prove. Less pressure. Sana wala na yung insecurity. Sana nalampasan mo na yan. Masaya ka sana na nagsashine itong mga bata. Makasasaka sana na naipakikita ng mga subordinate dito, yung tinuruan nyo noon, mas umaangat na yan. Sana mayroon ka ng ganyang disposition and attitude. That is the grace of the jubilee. Or else, my dear sisters and brothers, hindi magiging blessed ang inyong buhay. And please remember the very word of Jesus. The kingdom of God is among you. The kingdom of God is here. Total, gusto nyo rin lang gumaling, gusto nyo rin lang humaba ang buhay. Sana yung buhay na gusto nyo sa buhay sa mundong ito, you live in this world, I hope masaya ka. I hope nagagamit mo ito ng tama. And in doing so, papasok ang grace. Kung hindi kayo naging milyonaryo, hindi naman para sa lahat yan. Maswerte itong si Mr. Yochenko. Pero isa yan. Ba't tayo darating kung para sa atin? What I'm saying here is, please be grateful. Grateful to God na kayo'y buhay, may trabaho, tatanggap ng bonus.
malapit na ang Pasko. Goodbye to everything that's bad, everything that's negative, everything that's nagpapahina ng spirit, and grow gracefully. And that is the blessing of the Jubilee. Ito po ang blessing na ang buong kumpanya ay tatanggap. I do believe you're celebrating 100 years. I do believe each and every individual in this company will receive a sufficient blessing coming from God. Maniwala lamang tayo. By being grateful to God. And this is the beginning of our new life in Christ. Magaang dadalhin ninyo ang buhay. Amen. Please stand right now, and we're going to ask God to help us in all our needs. We're going to ask our Lord to heal us and to provide to each and everyone everything that we need.